Punta na tayo sa example number 3. Mr. Tilos bought a land in Davao which costs 5,500,000 pesos. If he wants to sell it with a gross margin rate of 25%, how much is the selling price? So sa problem na to, medyo tricky. Pero isang formula lang yung gagamitin natin. And that is, gross margin percent is equal to gross margin over revenue times 100. Pero kailangan nating balikan kung paano nating i-compute ang gross margin. Tandaan na para ma-compute natin ang gross margin, kailangan nating gamitin yung formula na R minus C, or revenue minus cost. Kaya naman, kapag nilagay natin lahat ng given sa problem na to sa ating formula, ito ay magiging yung gross margin percent natin ay 25%. Sabi ko kanina, para ma-compute ang gross margin, kailangan nating i-subtract ang R at ang C. Ang R natin ay nawawala o yung revenue, minus C o yung cost na 5,500,000 pesos over R, which is revenue na nawawala din, times 100. Solving this, we could divide both sides by 100 para mawala si 100 at mawala na rin yung percentage dot, which is 0.25 is equal to R minus 5,500,000 over R. Then multiply both sides by R, and this will be the result. R times 0.25 is equal to R minus 5,500,000. We can now combine similar terms. Transpose natin si R to the other side of the equation. At magiging R times 0.25 minus R is equal to negative 5,500,000. Ang magiging resulta ay negative 0.75 R is equal to negative 5,500,000. Ngayon, i-divide natin both sides by negative 0.75 para maiwan lang yung variable natin na R o yung ating revenue. Ngayon, ang ating revenue ay 7,333,333.33 pesos. Problem solved. Now, let's proceed to example number 4. Mr. Lazaro bought a yacht with a cost of 35 million pesos. He wants to sell it for a gross margin rate of 32%. How much is the selling price? So, pareho lang siya ng problem kanina. So, ang gagawin natin, gross margin percent is equal to gross margin over revenue times 100. At again, tandaan natin, para makuha natin ang gross margin, kailangan natin i-subtract ang cost sa revenue, o R minus C. Kaya kapag nilagay na natin siya sa formula, ganito ang magiging itsura niya. 32% is equal to R, yung revenue natin yung nawawala o yung selling price, minus the cost, which is 35 million, all over R times 100. Divide both sides by 100 para ma-eliminate na siya doon at matanggal na rin yung percentage natin. Ngayon, meron na tayong 0.32 is equal to R minus 35 million over R. Now, let's multiply both sides by R para yung R naman ang ma-eliminate. Magiging 0.32R is equal to R minus 35 million. Now, we can combine similar terms. Combining them, magkakaroon po tayo ng R times 0.32 minus R is equal to negative 35 million. Next is, makukuha natin yung negative 0.68 R is equal to negative 35 million. Divide both sides by negative 0.68 para makuha natin yung total revenue natin, which is 51,470,588.24 pesos.